Nagising na nga ang aming Riley. Iiyak na naman nga yan. Diyan ako, Shirley. Naiinis nga yan o hindi siya napagbibigyan. Hindi ko alam kung bakit siya ganyan. Naisip ko nga, anak ko pala yan. Spoiled nga pala yan sa amin kung minsan. Kinukulit nga niya ang kanyang daddy. Maglaro nga raw sila ng habulan. Ang galing mo talaga, Riley. Habang bising-bising may kausap si daddy. Talent mo talagang inisin si daddy. Mamaya ka lang pagkatapos ni daddy. Naku po, tatantarin ka ng halik ni daddy. Fast forward na nga po pala. 4:30 na po pala ng hapon. Lagi na nga lang akong nakakaramdam ng antok. Senyales na po ba ito para mag-crave ako ng kung ano-ano? Naku po, ready na po ulit akong lomobo. Hay, ewan ko nga. Litong-lito na talaga ako. Basta magugulat na lang ang nanay ko kapag lumaki. Ang tummy ko, agad ko nga pala itong sinabi kay Riley. Ang sabi ba naman? Okay lang yan, mami. Basta meron na tayong baby. Ang totoo nga po pala niyan, Happy April Fool sa inyong lahat. Alam kong hindi alam ng nanay ko iyan. Pero sure ako, isa siya sa kinabahan. May ensayo nga pala sila daddy. Pero ang sabi niya ay uuwi daw siya ng early. Sumabay na nga kaming lumabas kasi may bibilihin kami ni Riley. Sabi ko nga kay daddy, magdala siya ng kapote. Nagulat bigla siya sa aking sinabi. Bakit raw siya magdadala ng kapote? Eh ang init-init ngayong gabi. Nag-aabang nga kami ng chicks ni Riley. Nagtsatsaga siya ngayong gabi. Naglakad-lakad na nga lang kami ni Riley para bumili ng kanyang candy. Gusto pa ngang tumambay ni Riley kahit na mahamog ngayong gabi. Makita niya nga lang ang kanyang baby. Charot lang guys. Pinipilit ko na ngang pumasok si Riley. Pero sabi talaga siyang makita ang kanyang baby. Tas 8 na nga nang antukin si Riley. Hindi kasi natulog yan kaninang hapon. Naawa nga ako nang makita si Riley. Sandali lang anak. May pinupunasan lang si mami. Katatapos nga lang palang kumain ni Riley. Uminom na nga rin pala ng vitamin si Riley. Uy, ang bilis na nga. Umikit ni Riley. Parang kanina lang. Inaantay mo lumabas ang iyong baby. Maya-maya ngay, dumating na rin si Daddy. Nagulat na lang siya. Tulog na raw pala si Riley. Finlex pala niya ang t-shirt na dala niya. Uy, ang ganda. Tig-isa pala kami yan. Tinanong ko nga kung kasya ba sa akin yan. Tumalikod ba naman? Small size daw ang sa akin dyan. Matutulog na rin ang aming daddy. Kumain na rin yan ng niluto kong lomi. Alas 10 na nga rin pala yan nang mahiga si daddy. Oras na rin pala para matulog na rin kami. Alas 5 nga ng umaga nang magising si Riley. At ayan tuloy, napa-order si daddy. Ang in-order pala niya, pancake para kay Riley. Para kay mami naman, chicken fillet with coffee. Alas 10 na nga nang ako'y magluto.
Inisang munggo lang naman ang aming tanghalian. Ngayon palang araw ang balak namin. Magdadamo kami ng aming dekoran para na nga itong mahahawig sa kagubatan. Ang dami na kasing umuusbong mga halaman. Salamat na nga ako'y napagbigyan ng aming poging daddy. Kamukha raw niya si Piolo Pascual. Tinawag ko nga siya, tara na daddy. Habang tulog pa ang ating baby. Buti na lang, tapos na kaming magdamo ni Daddy. Ayan na nga eh, nagising si Ryan. Bala ko pa ngang utusan si Daddy. Gusto kasing uminom ng Coke ni Mami. Ang hirap pa ngang utusan ni Daddy. Sandaling araw, kauumpisa pa lang maglaro ni Daddy. Nauna na ngang kumain si Riley. Gusto na raw kasi niyang matikman ang luto ni Mami. Bumili na nga pala ng Coke si Daddy. Tuwang-tuwa na naman ang tummy ni Mami. Maya-maya ngay, dumating na rin si Daddy. Hindi lang isa, kundi dalawa pa ay apo. Pumasok na nga rin pala kami sa kwarto ni Riley. Para malamigan naman daw kami ni Mami. Dito na po namin i-end ang aming video, guys. Maraming marami pong salamat sa panonood. Mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye!